Masayang namumuhay si Napalaka, Gagamba at Susuhong sa isang tahimik na lugar nang biglang dumating si Uwang. Hindi lamang matakaw sa pagkain ng mga dahon, kundi maingay rin ang likha nitong ugong at lubhang mapanudyo. Kapag pinagbawalan o pinagagalitan, ito'y nagbabanta pang manakit o maminsala. Isang araw, tahimik na nanginginain si Susuhong sa tabi ng sapa na bigla na lamang siyang suwagin ni Uwang. Nahulog siya sa agos at tinangay sa dakong malalim. Mabuti na lamang at nakapanguyapit siya sa isang yagit kaya nakaahon siya sa pangpang. Minsan, gumawa si Gagamba ng isang napakagandang sapot. Ipinagmalaki niya iyon kina Palaka at Susuhong. Natuwa rin ang dalawa at pinuri si Gagamba. Subalit, kinabukasan, habang naghahanap ng makakain si Gagamba, winasak ni Uwang ang kanyang sapot. Gayon na lamang ang kanyang panlulumo nang madatna niya ang sinirang sapot habang si Uwang ay patudyong nagtatawa. Maging si Palakaman ay sinuwag din ni Uwang ng mga sungay nito isang araw na nagpapahinga siya sa may batuhan. Namaga ang kanyang nguso ng ilang araw, kaya ang magkaibigan ay nagpasyang hahamunin nila sa isang paligsahan si Uwang. Ang ilalaban nila ay si Palaka. Payag ako, sabi ni Uwang na magbatid ang hamon ng tatlo. Kung kayo ang mananalo, lalayasan ko na ang lugar na ito. Kung ako naman ang mananalo, kayo ay maging sunod-sunuran sa akin. Nagpalutang sila ng isang malapad na dahon sa gitna ng sapa. Mag-uunahan sina Palaka at Uwang sa pagsakay roon. Tiyak na ako ang magwawagi. Pagmamalaki ni Uwang dahil alam niyang mabilis siyang maikakampay ang kanyang mga pakpak. Sinimula ng paligsahan. Pumaimbulog si Uwang habang si Palaka naman ay mabilis na lumangoy patungo sa dahon. Mula sa itaas, sumisid si Uwang patungo sa dahon na inaanod ng agos sa gitna ng sapa. Ngunit nagkasabay sila sa pag-abot sa dahon. Sa pagsakay rito ni Palaka, dumapo naman si Uwang. Sa bigat nilang dalawa, lumubog ang dahon at kapwa sila nahulog sa tubig. Ang nabiglang si Uwang ay natangay ng agos. Tulungan mo ako, Palaka! Hindi ako marunong lumangoy! Pakiusap ni Uwang. Hindi siya pinansin ni Palaka. Umahon ito sa pangpang at sinalubong ng mga kaibigan si Gagamba at Susuhong. Mabuti nga sa kaniya, sabi ni Palaka nang hindi na matanaw si Uwang. Mula noon, nagbalik ang katahimikan at kasayahan ng pamumuhay ng tatlo sa pook na iyon.